Magandang araw guys, welcome back sa ating channel. Ngayon ay dumako tayo sa pagwawiring ng isang fully automatic na setup ng isang incubator swing type. Narito ang ating magiging reference pagdating sa pagwawiring ng ating egg turner na automatic. Screenshot muna! Okay, let's go! Dito ay gumamit tayo ng isang synchronous motor 60 KTYC na brand na ating gagamitin bilang turner motor ng ating incubator na swing type. Okay, install muna natin. Dito'y maglalagay tayo ng isang connector papunta dito sa arm. Itong arm na nakalagay dito sa ating motor para pag-ikot ng ating motor ay magawa niyang hatakin pataas o pababa ang ating swing frame ng ating incubator. This time, lagyan naman natin ng wiring itong ating turner motor batay pa rin sa ating reference na ating diagram pagdating sa pagwawiring nitong ating turner motor. Sundan lamang po ang ibinigay nating diagram. Ngayon atin naman pong alisin yung nakaharang sa butas na nakalaan para sa ating blower fan. At ngayon dadako naman tayo dito sa ating wiring box. Dito ay nilagyan natin ng label yung ibang wiring na maaaring magbigay sa atin ng kalituhan. Kaya mas magandang may label para madali nating ma-determine yung mga dudugtungan niya. Dito'y naglagay tayo ng dalawang limit switch dito sa ating swing frame para pigilan ang ating turner motor sa pag-ikot kapag narating na ng ating swing frame ang ideal na inclination na kailangan nito. Maglalagay din tayo ng dalawang TIG 50 watts na incandescent bulb para magsilbing heat element ng ating incubator setter. Ang tinatakel natin sa video ito ay ang pag-i-install at ang pagwawiring ng ating incubator setter po lamang sapagkat ang kalahati ng unit na ito ay hot share at yun ay gagawin natin sa isang separate na video. Lagi po nating tandaan na dapat busisiin at suriin nating mabuti ang ating mga pagkakadugtong
para ito'y hindi makapagbigay sa atin ng pinsala. Lubhang mapanganib ang kuryente para sa atin, lalo na't easy voltage ang gagamitin natin sa project na to. Ito, nilagyan natin ng tape kasi para dito siya, dito sa hot chair. Ito, dito. Yan. Tapos itong isa, nilagyan din natin ng tape para yan dito. Dito. Ito siya. Abang yan, punta dito, abang. Okay. Ito isa. Tapos ang number to dito. Ito yung galing dito. Yan. Ito siya. Tapos dito. Ayan. Ito para dito. Tapos ito siya. Ito pinagsamang number 2. Ito number 2. Tapos dito sa gitna. Ayan. Ito siya. Sa unang subok pa lang ng ganitong pag-i-install or pag-wiring ay tiyaking mabuti na nasusundan ang wiring diagram na ating ibinigay. Usisain ding mabuti yung pagkakalagay ng wirings para hindi tayo makapinsala. At nang hindi rin masayang ang mga materyales na ating ginagamit sa paggawa ng project. Abagan nyo na lang po dito sa ating Munting Channel kung paano iset ang Sinotimer na ginamit natin sa project na ito. Inuulit ko po na ang tinakil natin sa video ng ito ay ang setter po lamang ng ating incubator. Narito sa bandang likuran yung ating main switch para sa ating incubator unit. At nandito naman sa bandang harap itong dalawang toggle switch na gagamitin natin para ma-operate yung pagtuturn ng ating swing frame. Ngayon susubukan nating i-power on nang para malaman natin kung nasa tama ba yung ginawa nating pagwa-wiring. Ayan, as you can see, makikita po natin gumagana po ang ating naka-install. Kasama rin po dito itong ating ilaw bilang magsisilbi siyang candler nitong ating incubator. Ngayon po'y susubukan natin na paganahin ang kakayahan ng ating turner motor para ating masuri kung nasa ayos ba ang ating pagkaka-install.
Nga pala guys, para sa mga bagong nagawi lang dito sa ating channel, paki-click naman yung subscribe button at mag-iwan na rin kayo ng like at saka comment patungkol sa ating project na ito. Sana'y makatulong sa ating lahat. God bless. And pumapasok talaga yung power dito. Ito yung main niya. Napalit. Ito yung main niya. Dito papasok sa sino timer, tapos ito yung line 1, tapos yung line 2 niya dito sa number 2 ng sino timer. Bali dito siya. Ayan, magkasama sila, yung number 2 ng sino timer at saka yung nasa gitna ng toggle switch natin. Yung isang toggle switch natin. Ayan. Ilagyan ko na ng mga numero para hindi na masyado mahirapan dito sa paghahanap kung saan banda ng relay. Nilagyan ko na number 5, number 7, number 8, number 1, number 3. Ayan, dito may label na rin. Kahit anong design ng pagkagagawa, sundan nyo lang. Basta dalawa lang ginagamit dito, common at saka normally close na pin dito sa ating limit switch. Dalawa yan. Sundan nyo lang at makukuha nyo na yung tamang ano nito. Ito lang yung inano ko na diagram, kasi nga pagdating naman sa yung paano gumana yung blower at saka yung heating bulb natin, ay pwede nyong balikan yung video natin na nasa basic na ano, yung murang incubator, yung basic na build natin. Yun lang ang susundan nyo. Pagkatapos ito, pwede nyong iano na, isama doon. Kung nalilito kayo na magkasama yung function ng heating nya, yung blower at saka itong turning nya, ito turning turner mechanism, ito itong kabuuan nito, pwede kayong gumamit ng dalawang outlet. Isang outlet para rito, ayan. Tapos gusto nyo, ihiwalay nyo na lang din yung sa ating heating element. Basta yung pagwawiring dyan sa heating element, yung blower, yung at saka yung bulb, yung thermostat, walang pinagkaiba yun sa ano, sa manual lang na incubator, sa basic na wiring ng manual na incubator. Dito nag-level up tayo, pumunta tayo sa fully automatic. Ayan. Dito tayo ano, ito yung ating reference sa wiring ng turner niya. Inuulit ko, ito ay para sa turning mechanism. Egg turner mechanism lamang. Okay. Kung nalilito kayo na i-integrate niyo doon sa heating element, edi gumamit tayo ng dalawang ano, ng dalawang outlet. Isa para doon at isa para dito sa ating turner. Okay guys, screenshot nyo lang at sundan. Makukuha nyo yan unti-unti. Ayan. Bali dito sa dalawang ito, kung saan yung kung saan yung nakakabit dito, yung nasa gitna, itong nasa gitna, siya yung ano, siya yung magiging manual drive kung saan mo ipapaling. Siya magdidikta ito. Tapos ito, siya magdidikta kung ano naman, kung ilalagay mo sa automatic mode or sa manual mode. Sa actual nyo na malalaman kung saan yung function niya. Depende yan sa pagkakawiring nyo. Depende yan sa pagkakakabit ng wiring. So, hanggang dito na lang po muna para sa content na ito. Maraming salamat po sa panonood and see you on the next video. Please like and subscribe. Paalam!